Las 8:49 en Antiguanas, nace línea de manatín en teléfono, si Assistant Secretary Raúl Hernández, Antagabaxalita, en el Department of Foreign Affairs. Así que Hernández, good morning, si Mike Enrique Espuito. Good morning, Mike, good morning. Apo, hace hihingi lang kami ng kung anong pinakahuling impormasyon nyo dyan tungkol sa mga nangyayari para mahanapan ng solusyon yung nangyayari ngayon dun sa Miss Scarborough Shoal. Sa ngayon, Mike, nag-uusap pa si Secretary Del Rosario at yung Chinese Ambassador dito sa Manila, si Ambassador Ma, para makahanap ng diplomatikong solusyon. Ano? Alam po natin na si Ambassador Ma kailangan din na makipag-ugnayan sa kanyang mga bossing doon sa Beijing, ano? Bago makapag-pagsabi kung anong mga options ang acceptable to both sides. So, nandun pa rin yung ganung pag-uusap. In the meantime, yung sitwasyon doon sa Scarborough Shoal ay nananatili pa rin. Pero walang provocations, kalmado lahat ng tao. And we are hoping that we are able to move forward today on this. Opo, ngayong araw na ito, nakakabanggita na po ba ng tinatawag ng mga options na pwedeng pagpilian o pwedeng pag-usapan at ika nga iporso yung magkabilang panig, mga posible na mga solusyon na pwedeng pagdiskusyonan? Yes, mayroon mga options na pinag-uusapan na po. Pero, I cannot preempt the Secretary on this, ano? Pero yun po ay tinatalakay na ngayon para makakuha tayo ng makahanap tayo ng diplomatic solution to the issue. Apo, ano pong reaksyon ng ating gobyerno dito sa sinabi ni Ginoong, ewan ko kung nakarating na ito sa inyo, malamang naibalita na ito sa inyo, ni Liu Weimin, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry doon sa Beijing. Ang sabi niya sa isang media briefing, sa wikang English po sinali namin, ang original ito na sa wikang Mandarin, the Philippine attempt of the so-called law enforcement action is an infringement of Chinese sovereignty and runs counter to agreements the two have on maintaining peace and stability in the South China Sea and consensus not to complicate or exacerbate the issue. Relevant Chinese authorities have already sent an official ship to the area and at present, Chinese fishing boats and fishermen are safe. I want to repeat that Huang Yan Island, ang tawag naman natin doon, Scarborough Shoal, ASEC, di ba? Is intrinsically Chinese territory and China has irrefutable sovereignty. ASEC, reaction please. Well, yan naman ang sinasabi nila na kanila lahat yung buong South China Sea, hindi ba? Yung tinatawag nila ng 9-dash line, we are contesting, the other countries in the region are contesting. And based on international law, and especially specifically the law of the sea, malinaw na itong Tanakag Shoal or Scarborough Shoal ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Remember, this is only 124 nautical miles away from Zambales. And also, napapaloob ito sa 200 nautical miles na ating exclusive economic zone and continental shelf that is being recognized by UNCLOS, by the UN Convention on the Law of the Sea. ASEC, ang sinabi nyo kanina lamang sa amin na meron na mga tinatawag na mga options na pwedeng pagbasihan ng mga diskusyon na magkabilang panig. Sa mga options na hindi nyo naman pwedeng ilahad sa puntong ito at naintindihan po naman namin yon, ASEC, sa itsura po ng mga tinatawag na mga options na yon o mga posibleng solusyon o lutas o kalutasan dito sa sitwasyon na ito, ano ang nakikita nyong pag-asa na magiging diplomatic at mapayapa at maayos ang kahihinatnan nitong naganap na ito dyan sa Scarborough Shoal, ASEC? Well, sinasabi po ni Secretary Del Rosario na any solution to this problem should be fair and workable, ano? And good for both sides. At the same time, ano, igigil natin na malinaw na bahagi ito ng teritoryo ng Pilipinas. Kaya kung anumang solusyon ay dapat consider this at fair to everyone. Opo, pero malinaw na may linabag ng mga batas natin, yung mga mangingistang chido na yan, ha? ASEC, ha? Hindi ba ho?
Ano po? Hello, Asek? Yes, ano po? Opo, putol-putol. Malinaw na may linabag na pong mga batas ng Pilipinas, yung mga mangingistang Chino na yan, Asek? Opo, opo. Illegally, ano, mayroon na sila mga kinuhang mga corals. Opo. Mga giant clams at mga buhay na paking na illegally kinolekta ng kanilang mga fishermen doon. Opo. So, at mayroon tayo ebidensya dito at nakuna natin ito ng photos sa pag-board ng ating mga Philippine Navy personnel doon sa mga fishing vessels. Okay, sige po, wawakasan na po natin ito kung saan tayo nagsimula nitong panayam nito kanina, Asik, sa usapin kanina. Ang sinasabi nyo, ngayong araw na ito, nakikita ninyo na may pag-uusapan na yung dalawang panig. Gano ba yon? Well, ang sinabi ko po na today, you know, we will move forward to finding a solution on this issue. So, patuloy yung pag-usapan and we are hoping that we can reach a solution. Sino ba? Ang kausap nyo dito, yung Chinese Embassy? Yung kausap ni Secretary ay yung Chinese Ambassador. Si Ambassador Ma? Yes, opo. Ganon. Opo. Tuloy-tuloy lang usapan nila? Tuloy-tuloy. Kahapon, after nag-usap sila dito sa DFA, nag-usap sila over the telephone. And hopefully, mag-uusap pa sila today para ma-resolve yung sitwasyon doon. Opo. Ano naman po bang utos kung meron man o direksyon na binigay sa inyong Malacanang tungkol dito? Sinabi po ni Secretary De Rosario kahapon doon sa press conference na gusto ng ating Pangulo na makahanap tayo ng diplomatic solution at mapayapang solusyon sa problemang ito. Kung madagdagan pa, binanggit din ba ni Pangulong Aquino daw kay Secretary De Rosario na diplomatiko, mapayapang solusyon na hindi isusuko naman ang soberenya ng Pilipinas, Asek? Well, that is very clear also, no? Doon sa sinasabi ni Secretary De Rosario. Opo. Sige po, antabayan na lang namin ang magiging resulta. Ito po si Arnold Sabio. Si Arnold, Good morning po. Nagsampa ng parehong diplomatic protest yung dalawang bansa. Saan mo isinasampa yun? Well, binibigay nila sa bawat isa, no? Sa isa't isa lang po. Like for example, tayo, binigay natin doon sa kanilang ambassador. Opo. At through a note verbal. Mm-hmm. At yung ating representative doon sa Beijing ay sinaman din ng kanilang foreign ministry. Nag-abot din ng protesta. I am not sure kung inabutan siya ng papel or naging verbal lang yung protest. Okay, dito sinisikap natin mapayapa po at diplomatikong paraan. Nang hindi susuko ang soberenya ng Pilipinas. Nang hindi susuko yung ating kasarilan. Gusto mo nang mabilis, mapayapat solusyon dyan? Agad-agad, paalisin mo yung BRP Gregorio de Pilar. Tapos yan. Kaya lang. Hindi pwede. Oo, parang binibigay na natin sa kanila. 200 nautical miles sa Uclos ang linaw. Tatanong kay Asek, kamo? Asek, isa na lang po. Opo. Kung, kasi eto mapayapa, dun sa Marhas naman ho tayo, wag naman sana. Pero dito ba mapipilitang manghimasok na ang Estados Unidos dahil nakapaloob tayo sa Mutual Defense Treaty at Visiting Forces Agreement? Sa palay ko, hindi pa napapanahon yung ganong pag... mapayapa muna tayo. Paghingi ng tulong sa ibang bansa, no? Kaya natin ito at yan nga, pinag-uusapan ng loong panig para makahanap ng diplomatic solution. Mahirap naman kasing parang magpapaano tayo, bully, di ba? Parang ulit-ulitin lang yan. Opo, opo. Kaya nga doon sa ating diplomatic protest, ano, sinabi natin na marami pang ibang so ng intrusions na ginawa yung Philippine yung Chinese side dito sa ating Philippine territory. Asek, nagparating na ba ho sa inyo o may nasagap na ba kayong impormasyon kung nagkaroon man, kung meron na, nagbabakasakalin kami na reaksyon o pahayag yung ibang mga bansa na umaangkin sa Spratis tulad ng Vietnam? Ano pa ba ibang bansa? Vietnam, China, nandiyan na, no? Malaysia, Indonesia, Malaysia, Vietnam, at iba pa. Meron ba silang inilabas na mga pahayag kahit doon sa kanila mga bansa o nagparating ba sila na mensahe sa ating gobyerno tungkol sa nangyayari ito sa Scarborough Shoal? Sigurado, binabantayan nila mabuti, minamatsyaga nila mabuti ito kung ano magiging aksyon o ayok, lalo na ng China, Asek?
Yeah, as far as I'm concerned, wala pa akong nababasang dokumento or news report tungkol dito na nagpahayag sila ng comment tungkol sa nangyari doon sa Scarborough Shoal. Oh, okay. Dapat magsamba ng reklamo yung mga environmentalists din kasi corals, pating. Okay, coral, may diba? Mga giant clam pa raw na nakuha na ng international environment. Ano? Asik, nagpapasalamat po kami at tinanggap nyo ulit ang tawag namin. Hanggang sa susunod, hihintayin na lang namin kung anong pinakahuling balita mula sa inyo dyan sa DFA. Asik, ha? Thank you very much, Arnold, and thank you very much, Mike. Good morning, thank you. Good morning. Si Assistant Secretary Raul Hernandez, tagapagsalita ng ating Department of Foreign Affairs.